Bayan, mga balitang kailangan mong malaman. Usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Walang Balitang Makakaligtas. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yoo-hoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain-away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Ah, kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Come on. Kausapin natin, kumbachero, ang legal counsel ng Sunshine Media Network International, mm-hmm, o SMNI, si Attorney Mark Tolentino. Attorney Mark, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Kajerry. Attorney. Hey, good morning. Good morning, Kajerry and Tonin Tabierna. Opo, kumusta po kayo, Attorney? Klaruin lang natin, kayo po ba ay kinatawan o abogado lamang ng SMNI at hindi ni na Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis? Actually, yung nag-umpisa, ako talaga ang legal officer ng SMNI. Mm-mm. But during the manifestation doon sa hearing, ako yung tinatawag na in-appoint po tayo ni Ka Eric at saka ni Yusek Lorraine na maging abogado din nila. Okay. Uh-huh. So pwede pala namin kayong tanungin tungkol kay doon sa dalawa, kina attorney kina Ka Eric at Yusek Lorraine Badoy. Kumusta na po sila sa kanila pong pagkakakulong dyan sa House of Representatives? Ano bang kalalagayan nila ngayon? So far, nandun sila. After the hearing, during the may order ng committee, dinala sila sa isang facility doon sa House of Representatives. Mm-hmm. Doon sila natulog. But of course, starting kahapon, nag-hunger strike na sila. 1 p.m. start yung pag-hunger strike nila. Uh-huh. As a sign of protest of the illegal detention na ginagawa sa kanila. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung pong gusto muna naming malaman, kumusta ba yung kanilang detention? Nabanggit nyo, detention facility, ano ba ang sitwasyon nila doon? Ang detention, okay naman, parang bahay din. Parang opisina yun, kasi hindi siya detention center. Uh-huh. Hindi siya kwarto, but office siya. So, mm-hmm, nag-provide lang kami ng mga folding bed, mga unan, mga kumot, mm-hmm, uh-huh, may CR naman, mm-hmm, but isang room lang silang dalawa. Naka-aircon po sila, aircon naman, air condition. May aircon naman, mm-hmm, but it is at an old office dyan sa House of Representatives. Meron po ba silang access sa cellphone? Ang order, based on my information, kasi I tried to call them, mm-hmm, binigyan sila ng 1 hour na pwedeng gamitin ang cellphone sa umaga, mm-hmm, bawal sa hapon, then 1 hour naman sa gabi. Tapos, ang visiting hour, 3 o'clock to 5 p.m. lang ng hapon, except of course, yung lawyer na pwedeng bumisita 24/7. Anytime. Para pala talagang detainee talaga, ano, attorney, ang sitwasyon nila. Hindi lang dahil sa pagkakaalam natin, kapag ganyang sa mga hearing sinaside for contempt, hindi lang muna pinapauwi. Pero sila pala, ang sitwasyon nila ay parang detainee talaga. Oh, detainee. So yun ang problema, kasi alam naman ginagawa nila, they're just fighting for the right, fighting for freedom of press and freedom of expression. Mm-hmm. And of course, yung tinatawag na SOTO law, uh-oh, yun naman talaga ang pulot dulo naging, ng debate doon sa Congress. Doon nag-init ang mga congressman doon sa ini-insist ni Ka Eric na SOTO law. Pero nagsimula yon dahil doon sa kanyang motion na strike off sa record ng hearing ng committee yung kanyang mga naunang sinabi dahil wala siyang abogado.
Eh sa kala ko hubay kayo yung meron silang abogado at kayo ho pala yun. Actually, no, day one, yung first day ng hearing, bawal silang patabihin sa amin. Okay. Malayo sila sa ibang sites sila. Wala talaga silang abogado. So that's why yung ginagawa ni Ka Eric nung day one of the hearing, wala siyang peer na kasama, na mag-advise sa kanya. Uh-oh. So naniwala kami sa side namin that there's violation of the right to counsel ng witness. Wala pa kayo nung time na yun. Nandun ako, ayaw nila akong patabihin sa kanila. Ayaw, binawalan kayo ng kongreso na tumabi sa kanya kay Ka Eric? Yes, binawalan akong tumabi sa kanila. Ako at saka si former Congressman Rolex Suplico, bawal daw kaming tumabi sa kanila. So opo. That's why nag-testify sila na walang abogado. Opo. And second, hindi sila nag-move for the striking of the records sa testimony nila. But it was just a request kasi hindi naman sila congressman na pwedeng mag-move. Request lang yun, but of course, depende sa mga congressman sa request ni Ka Eric. But ang ginagawa nila, lalong uminit yung ulo nila, so we believe another violation sa ating sa legal batas na yung tinatawag na human resource person's right should be respected. Klaro ko yan sa ating sa legal batas. Yung po bang, attorney, yung po bang pinapa-strike off the record na sabi nyo nga eh, hindi motion, kundi request lamang ni Ka Eric, ano po bang masama doon? Ba't gusto niyang ipatanggal sa record ng Kongreso doon? Yun. Gusto niya ipatanggal sa record sa Kongreso kasi yung lahat ng statement niya, wala siyang kasamang abogado. So, naniwala siya na nabay-respect yung kanyang constitutional right to counsel kasi hindi niya alam kung ano yung sasabi niya doon. Baka ma-violate yung tinatawag na right against self-incrimination niya, yung provisions ng SOTO law na violate. So, hindi niya alam yun kasi nga, walang abogadong tumabi sa kanya. In fact, they tried to call me out to ask the committee na pwede bang ako tumabi sa kanila. Ayaw, kasi daw masikip na doon sa kabila. So, sabi ko, ako lang mismo ang tumabi sa kanila o sila mismo ang tumabi sa akin kasi may bakante pa naman na upuan. Sabi naman ng mga congressman, bawal din yan. So, it very clear na yung right to counsel nila na violate. Meron ho bang particular siyang nasabi doon sa first hearing na gusto niyang ipabura sa record? Kasi si Ka Eric magaling magsalita. Mas magaling pa nga sa abogado pag pinakinggan mo. Parang abogado. Parang abogado magsalita. Pero meron ho bang particular na statement siya na gusto niyang bawiin at gusto niyang ipabura? Anong particular yon? Actually, hindi naman walang particular na statement, but yung lahat ng statement. Gusto niya lahat ng statement, gusto niyang baguhin ang statement niya na naway kasama siyang abogado. Kung tama yung sinasabi niya, ulitin niya, basta may kasama siyang abogado. Hindi siya komportable na yung mga pinasasabi niya nung panahon na yun, na-pressure siya, pinipilit siya, na wala siyang kasamang abogado. Ang gusto lang niya, kung may tama yung sinasabi niya sa first hearing, ulitin niya sa second hearing, basta may kasama siyang abogado. Meron po ba siyang sinabi doon that incriminated him? Sa alam ko, yes, mayroon. Second, na nasabi niya, but of course, hindi naman yung detail, basta yung detail, yung source. Sa source. So, nasabi niya na taga senador daw, lalaki daw. So, maniwala siya that is really in violation na sa SOTO law. Kasi nakalagay mo sa SOTO law, mandatory naman ang nakalagay. Absolute na bawal ibigay yung information ng media. Of course, may exception lang doon. Pag may court order, may committees, may Senate order, Congress, in case there is a national security. If it involves national security. Pero, attorney, huwag naman tayong magbulahan. Yung diretsuhan, ano po yung nag-incriminate sa kanya nung first hearing na sinabi niya na kasama sa gusto niyang burahin? Ang gusto niyang burahin, based on my information sa last naming usapan, kasi nung nakulong siya, pinuntahan ko talaga sa kulungan. Kasi ano ba talaga ang gusto niyang burahin? Sabi niya, lahat gusto niyang burahin. But of course, may mga importante. Una, yung source. Yung source na sabi niya na Senado. Taga sinado daw, lalaki daw. Violation yan ang tinatawag na right to counsel kasi nga walang counsel siya.
Tolo, nabayad niya sa Tolo. So, yun talaga ang very ang detailed na gusto niyang burahin. But of course, gusto niya lahat. But ang pinaka-importante, yung statement na sinabi niya na hindi dapat sabihin niya kasi may tinatawag tayong Soto Law. Okay. And of course, napilitan siyang sabihin yon na walang kasamang abogado. Deprived siya ng right to counsel. Okay. Na ilang beses niyong binanggit yung Soto Law na yun din yung ini-invoke ng inyong kliyente. Pero kahapon, sabi ho ng chairman ng Committee on Legislative Franchises, si Congressman Gaston Bunting, hindi daw ninyo pwedeng i-invoke yon dahil hindi naman siya legitimate na journalist. Hindi raw siya, hindi raw covered si Ka Eric ng Soto Law. Na cover sa amin, hindi naman, with due respect to the good congressman, ang congressman na yan, wala naman siya authority to interpret the law. So only the court that has the authority to interpret the law. Ang power naman ng congressman is just to make law. So kung basahin niyo po yung batas na yan, nakalagay po doon na wala namang specific yung tinatawag na accreditation. Anong accreditation? Anong body ang mag-accredit ng mga media? We'll say KBP. KBP is just a private organization. Hindi naman mandatory na lahat ng mga media personality member ng KBP. In fact, may mga malaki mga media establishments na hindi naman member ng KBP. So, hindi naman ka magiging it will stop you being a media kahit na hindi ka member ng KBP. So, I think mali yung stand namin, of course, with all due respect to the good congressman, yung stand namin, mali yung interpretation ni congressman. Attorney, si Ka Eric po ba, ano ba ang kategory niya? Kayo tatanungin ko bilang isang learned individual. Siya po ba ay isang journalist? Yes, matatawag natin na journalist siya. Ang kanyang katrabaho ngayon, ang kanyang profession ay bilang journalist? Yes, journalist po siya. In fact, may program po siya, nagbibigay siya ng mga opinions. Uh-huh. Yung ginagawa niya, hindi naman news yun eh. Yung program ng kasama, laban kasama ng bayan, yung news program, but it is an opinion-based program. Are you telling us, attorney, na halimbawa kayo, nagbibigay kayo ng opinion, nagba-back time kayo, will you consider yourself as a journalist? Yes po, mag-consider po natin na journalist as long as may specific definition sa batas, ano matatawag na journalist. Mm-hmm. Kasi wala pa talagang body na magsasabi na journalist o isang tao. Hindi, kasi ang nakalagay, na nandito siya sa House of Representatives, KBP. So, I believe na kailangan member ka ng KBP, para matawag ka na journalist. Pero ang daming mga media personality na hindi member ng KBP. Ang daming media establishment. Totoo yun. Totoo ka doon, attorney. Kaya nga po dito, dapat talaga ay magkaroon ng definition ang, ano ba, may batas. Ang Kongreso gumawa ng isang batas that defines the term journalist, ano? Kung sino ba yung journalist? And at the end of the day, alimbawa ay makarating sa husgado to, ang husgado, merong magiging batayan, sino ba ang journalist? Kasi katulad ko kung batsyero, pagtatapat ko sa inyo, ako, member ako ng KBP, pero hindi ko alam, na-expire na yata yung ID ko sa KBP. Kaya nga, sa particular point na yan, I would like to agree with you, attorney, na dapat ay magkaroon ng malinaw na definition sa journalist. Kasi ang nakalagay dito sa batas, by the way, yung Soto Law po ay in-expand na eh, no? Ito po ay in-amend na ng Republic Act 1477. Mm-hmm. Yung Soto Law ay Republic Act number 53, 1946 pa yata ito. Oo. 1945. Dati. Tama lang. So ito po ay in-amend na ng 1477 at ang nakalagay po doon ay ganito. Sa Section 1, without prejudice to his ability under the civil and criminal laws, any publisher, owner, or duly recognized or accredited journalist, writer, reporter, contributor, opinion writer, editor, columnist, manager, media practitioner. Mm-mm. Kapag media practitioner, kumbachero, hindi mo naman pwedeng sabihin, journalist yun eh.
'Di ba? Kasi very broad yung sinabi ng Kongreso di nung batas na 'to eh. Pero may binanggit na ano, accredited. Accredited. Kaya sinong, lang sinong anong body ang mag-accredit? And wala nga tayong bar exam o board exam para maging media man. 'Di ba, attorney? Oh, tama. Yung KBP, hindi naman yung government agency. It's just a private organization. Optional lang na maging member ka o hindi. Ang dami yung mga media personalities na hindi member ng KBP. Okay. Tama lang talaga na kailangang magkaroon na ng i-clarify na yan. Batas. So we agree with Anthony Taberna na dapat may batas na your government agency na mag-accredit ng mga media personality, mga journalists, para at least maging professional na talagang mga journalists at mga media personality. Attorney, i-clarify ko lang, bago lang ituloy yan. Doon daw sa unang hearing, binanggit daw ninyo na you were not representing Celis and Badoy. Totoo ba yon? Yes, totoo. Totoo yan kasi we were not hired by Celis and Badoy at the time. Kasi SMNI lang. Legal. We are the legal officer of SMNI. So okay lang talaga na hindi kayo katabi dahil hindi naman pala you're not representing him pala. Yes, tama yan. But of course si Badoy at saka si Celis gusto nila akong i-appoint as their lawyer. So ang lawyer kasi hindi naman kung abogado ka sa SMNI, hindi ka na pwede maging abogado ni Pedro. Hindi ka na pwede maging abogado ni Maria, ni Celis, ni pwede, Badoy. As long as the client has trust and confidence with the lawyer, pwede pa rin nila kang kuning abogado. Yun ang sinasabi ni Celis na gusto nila akong kuning abogado, but hindi na daw pwede. Nagtaka ako, bakit hindi pwede na to be a lawyer to a client is based on trust and confidence, and only the client will decide kung sino gusto niyang kuning abogado. Tama naman po kayo doon. Pero ang tanong po natin doon, ito, sagutin nyo nga po ito kung totoo o hindi. Ito po bang si Ka Eric nagsabi ng hindi totoo under oath nung first day? To the best of my knowledge, kasi I cannot say yes or no because may mga pinagsasabi siya na wala kong personal knowledge. Okay? Mm-hmm. That's why, in fairness naman sa lahat po ng mga televiewers natin, to the best of my knowledge, alam ko, nagsasabi siya ng totoo. To the best of my knowledge. So, nagsasabi siya ng totoo, ibig sabihin, yung sinabi niya noong first day, na nagkamali siya at nag-apologize siya. Yun po ba yung totoo? Ang pag-apologize niya, that's why kailangan niyang hindi very specific kung anong in-apologize niya. Hindi klaro. That's why, no second, nung after the investigation on the day one, on the day two, program niya, I think may ginagawa siyang clarification kung ano yung ina-apologize niya. Mm-hmm. Kasi nag-apologize siya, tama yan, but hindi klaro kung ano talaga ang ina-apologize niya. Yung sinabi ba niya na nagtatanong siya na 1 billion? Yung the way he act sa Congress? Mm-hmm. Or yung nasaktan ang mga congressman sa kanya? So hindi natin alam kung anong ina-apologize. It's a very general statement yung sinasabi niya. During the day one of the hearing. Sa inyo ho ba, ano sinabi niya, anong paliwanag niya, ano ina-apologize niya? Para malaman na natin. Based sa information ko, kasi nag-usap kami after the hearing, nag-dinner po kami, on the day one. So sabi niya, yung ina-apologize niya, hindi yung pagtatanong niya. Ang ina-apologize niya, yung kung nasaktan man ang mga congressman, doon siya nag-apologize, but hindi niya inurong yung statement po niya. So, tama po ba yun? Up to this moment, he continuously insists that na 1.8 billion ang ginastos ni Speaker. Ang budget ni Speaker sa biyahe. Yung stand namin, at hindi lang stand namin, based sa ginagawa ni Celis, hindi siya nagsabi ng 1.8 billion. Kung hindi, nagtatanong lang po siya. That's why we are requesting the good committee na i-play yung USB. Nadala po namin yung video para makita ng taong bayan officially. Yes, piniplay na po yan sa SMNI, but mas maganda, makita ng taong bayan kung ano ba talaga yung pinag-usapan. Ano ba talaga subject of the investigation? Yung 1.8 billion na sinasabi, ano ba talaga yon?
statement ba talaga yun o tanong? That's why we're requesting the good committee na i-play yung video. Pero attorney, pare-pareho naman tayong matatanda na rin naman tayo. Alam mo naman natin kung ano ang reason. Saan naman dadamputin yung 1.8? Eh? Halimbawa, sinabi ko sa inyo, attorney, totoo ba na ikaw ay nagnakaw ng ganito? Alam mo naman natin, that's play of words lang eh. Alam mo naman natin yun eh. Pagka nagbanggit ka ng 1.8 million, you must have something that... Bakit 1.8? Hindi 1.7? May basis. Meron kang basis. May kaya nga meron siya sinabing source niya eh. Di ba, attorney? Yes, but of course, may gusto niyang, kaya gusto pa niya sabihin ng source, mag-violate naman yung SOTO law. That's why, kailangan natin tibang-tibangin, anong gagawin talaga niya? Kasi gusto niya sabihin, paano sabihin yun, mag-violate yung SOTO law? Wala na maniwala sa media, sa mga source nila, kung lahat pala... Hindi, nakakaintindihan tayo ng attorney. I think we are settled with the SOTO law, I think. So, ngayon, yung number two reason, ng Kongreso for citing him in contempt, was his disrespect and arrogance. Kayo po ba sa tingin ninyo, ako napanood ko lang kasi wala ako dun eh, napanood ko lang yung video eh. How would you describe the behavior of your client? Yung day one or the day two? Yung day two, Because nag-client yun naman siya day two na eh. Oh, go ahead po. Yes, yes. Day one, naging client ko na sana siya, but of course, hindi ako pinag-gawa yung obligation ko bilang abogado. So day two, at least tumabi na siya sa akin. Mm-hmm. Yun yan. Uh-huh. So, kaya yan. Yung day one, hindi kami magkatabi. Day two, magkatabi na kami. Mm-hmm. So, yung sinasabi ni Ka-Eric, yung pagwala niya, kung nagwala man siya. Oh, yeah, course, yeah. Hindi. How would you describe the behavior of your client towards the representatives po? Of course, yun yung tinatawag na react lang siya sa violation niya. So, of course, masaktan siya. Hindi natin masasabi niya kasi pwede sabihin ko na bali, pwede sabihin kong hindi. Kasi reaction yun sa nangyari sa karapatan niya. So, may kumpo yun. May depensa kayo doon. Sa reaction niya lang yun. Ganun. So, hindi yun pa being disrespectful of the committee, attorney? Kung may disrespect, but it was not intentional. It was never intentional on the part of Ka-Eric. Tumatayo pa po kasi siya, parang pasensya na kayo ha, tumitingin siya sa camera eh. Sabi niya, sinabi niya, kangaroo court. Pangalawa, sinasabi niya, something to the effect na, ito yung pinapakulong ako, ganun. Of course, reaction na yun kasi itong tao na may iba, natakot, sa kung ikulong ka dyan, siya naman, ibang reaction niya, hindi siya natakot, kung hindi, lalo siyang nagagalite or nagagalit. So wouldn't you consider that disrespect and arrogance? Ang disrespect or arrogance kasama ang Anthony, yes, maybe may ganun, but ay naniwala po kami na it was just a reaction sa nangyari sa kanya. Mm-hmm. So hindi intentional yun on the part sa Congress. Okay. Mm-hmm. So ano next move ninyo, attorney? Next move naman, of course, we will study for ano yung mga proper remedies na gagawin. Maybe we'll file petition for certiorari, habeas corpus, para at least to the Supreme Court. Yun ang next move natin. Mm-hmm. And hopefully, makalabas na siya and magpasko siya sa pamilya niya. Okay. Opo, okay. Mm-hmm. One last point, attorney. Ang sabi po ni Congressman Tambunting nung na-interview po namin kahapon, dalawa ang kanilang naiisip na dahilan kung bakit ayaw sabihin ni Ka-Eric. Imagine, nag-offer pa ang Kongreso ng closed-door session. Normally, kahit na if it involves national security, normally, under normal circumstances, pumapayag ang mga bisita o resource persons na magsalita in closed-door session or in executive session. Pero ayaw ni Ka-Eric. Ang sabi po ni Congressman Tambunting is that, number one, talagang bigatin yung source niya kaya ayaw niyang banggitin, or number two, wala naman talaga, inimbento lang niya yung kwento na yon. What is your reaction? Opinion po ni Congressman Tambunting yan, but niwala kami na absolute yung SOTO law, ang exception lang yung tinatawag na national security, and naniwala din kami sa stand namin na yung magtatanong about 1.8 billion travel fund di involved yan ng national security. Therefore, hindi yan exception sa SOTO law. Kayo po ba personally ay naniniwala na merong ganong impormasyon o source talaga si Ka-Eric?
based sa information ko na sinabi niya. So naniwala naman ako ni Kaeri kasi kaibigan ko siya, kliyente ko siya. So naniwala ako sa sabi niya. But of course, I cannot say in details kasi in the very first place, hindi ko talaga alam ang source niya. So siya lang ang nakakala sa source niya. Hindi ko naman tinatanong ang source niya. Basta naniwala ako na may source niya. Okay. Attorney Mark Tolentino. Thank you, Attorney Mark. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Hey, thank you, Attorney Taberna at si Jerry Ba. Thank you.